Okay mga sir, welcome po to my channel. At kung dati na po kayo rito, welcome back. So, ako nga pala si Peng, isang crane operator. So, sa video ito, pag-uusapan natin yung madalas na tinatanong sa akin na kung paano maging isang crane operator. Paano ba maging crane operator? Hindi ko masabi kung mahirap o madali maging crane operator kasi may tinatawag tayong panahon o time na chance. Kasi iba't ibang pinagdadaanan ng mga naging crane operator. Sa mga gustong matutong mag-crane operator, napakaswerte nyo kung meron kayong pagkakataon na makasampa. At hindi lahat ng pagkakataon kasi kahit may kakilala kang crane operator o may mag-guide sa'yo, hindi ganun kadali matuto kasi nga unang-una, bawal mag-operate ang hindi autorisado. At yun nga, unauthorized operator, bawal po yun. So kahit may kakilala ka, hindi ganun kadaling makasampa. Madalas yung iba natututo dahil sa pag-ooperate ng patago. Yan. Miski ako dumaan ako ng ganung sistema, nag-ooperate po kami ng patago. Yung hindi na alam, hindi nalalaman ng iba kasi nga, tulad yan, bawal. Sa isang banda, pag ikaw hindi ka authorized na operator at madisgrasya mo yung crane, hindi babayaran ng insurance yung heavy equipment na masisira mo. So pagdating sa mga schooling, hindi rin ganun kadali mag-aaral ng crane operator tulad ng mag-aaral ka lang ng mga testa ng welder, pag-aaral ka ng mga electrician, technician. Sa crane operator po iba, napakamahal po ng bayad sa pagiging crane operator kasi halimbawa nung isang crane, pag inupahan mo yan, umaabot kasi ang ano niyan is 1.5 per ora at minimum 8 hours. Kadalasan lang pinakamababang ano yun madalas. So, hindi natin kayang bayaran yun. Kayong iba, kumukuha ng maramihan. So, dahil di pa ako nakaranas ng schooling o wala pa ako nababalita ang nakagraduate ng schooling, tinanong ko rin yung ibang kasamahan ko sa crane industry. Wala akong nabalitaan sa kanya ng gumraduate sila ng mga schooling o anong pagiging crane operator. Madalas talaga natuto sila mag-operate by experience dahil may nagturo. So, iba't ibang karanasan nga pinagdadaanan ng mga bawat operator, no? Meron dating welder, meron dating labor lang, dating carpintero, steelman, naging rigger, pagdating ng rigger, nag-upgrade sila, naging operator. So naging napakadali sa kanila maging operator gawa nung sila ay nagtatrabaho sa field o sa site. Ngayon kung nasa bahay lang kayo at gusto nyo maging operator, medyo mahirap yun kasi kailangan talaga pumasok ka sa construction or basta may mga lifting industry. Yan. Madalas yung mga naging labor, nagiging stepping stone nila, rigger. Meron naman kagad na dumiretso kagad ng operator dahil nakasampa nga siya ng libre o maluwag yung site, madali mag-practice. Alam nyo kahit may kakilala kayong operator, kung hindi ka man makakasampa, useless din kasi nga tulad niyan. Hindi, huwag kayo magagalit sa operator na ayaw magpasampa kasi alam niyo naman ang sitwasyon. Pag may nangyari sa crane or mahuli kang nagpapasampa ng hindi authorized, operator din ang papaluin. Yung iba naman naging crane operator by bloods, dahil tinuro ng tatay, lolo, tsuhin, kapatid, mga kaibigan, ganyan. Hindi, labas na pala yung kaibigan. Hindi na pala kadago yun. So, bali sa akin, no, sa sarili kong kwento, ako po nag-umpisa ako as crane operator. Dati po akong padyak boys. Tama, isa po akong sidecar boy dati. Bali, napunta lang ako sa heavy equipment industry. Nag-umpisa ako mag-apply as tender or helper. Crane helper. So, dahil sa pagiging crane helper, hindi pa ako noon totally rigger. Tender pa lang ako. Ang trabaho ng tender is tagalinis, ako yung magkakarga ng diesel. Lilinisan ko lang yung crane, babantayan ko lang siya pag nagka-travel. Yan, puro assist ako sa crane. So as tender, doon ako nag-umpisa na turuan ng crane, maging crane operator. Yun nga, dahil may nagturo sa akin, may nagpasampa. At hindi naman lagi-lagi ako nakatraining, minsan sa isang buwan, minsan tatlong beses lang. Tapos palipat, paiba-iba rin ako ng operator kasi nga kada destino, iba operator ko, ibang destino, ibang operator na naman. So merong operator na hindi nagpapasampa, kaya yun, medyo
inabot ako ng 6 months. Sa 6 months na yun, marami ako naging operator. Bawat isa sa kanila, iba-iba ang technique. Iba-iba yun ang ugali ng mga operator. May maangas, may, ano, yun nga, may arrogante. So, pagdating naman sa crane technique, di tatapon mo lang yung mga, pulutin mo yung mga makukuha mong aral at itapon mo lang yung mga mali. Yung palagay mong ganun. At eto nga, 6 months, pagtapos ng 6 months na naging crane helper ako, naglakas loob kagad ako nag-apply ng crane operator. Kahit wala pa akong lisensya. Ang lisensya ko lang is sa LTO. Pero dito sa crane operator, may tinatawag nga tayong NC2 o NC2 at ASEL. So nag-apply ako, kahit wala pa ako nun, laway-laway lang. Siyempre, hindi ako natanggap. nakailang apply ako, ilan ang in-applyan ko, medyo hindi nga ako natatanggap. So di, eto nga, nag-apply ako kay Megawide. Hindi rin ako natanggap, pero binigyan nila ako ng pagkakataon kung gusto ko raw mag-rigger, kasi kulang sila ng rigger. Ginrab ko na kagad. Kasi kahit wala akong ano nun eh, wala rin akong lisensya ng rigger nun eh, o NC1. NC1 tsaka ASEL. Ang mangyayari kasi, sila ang magte-training sa akin. O sila ang kukuha ng exam para sa akin. So marami din ako noon, marami kaming tinraining noon na parang sa isang batch, parang 10 yata kami noon. And mga kabatch ko sa Megawide, shoutout sa inyo. So yun nga, kahit wala pa kaming lisensya, nagre-rigger na kami noon kasi tinetraining nga kami. Ngayon, bigla na sila nag-conduct ng exam. Ayun ang pinakaunang-una kong lisensya as pagdating sa heavy equipment, rigger. Nakakuha na ako ng NC1. Siyempre, hindi pa natapos dun yung kwento. 6 months lang ulit sa Megawide. Siyempre gusto ko na naman mag-upgrade kasi alam ko naman marunong ako mag-operate. Iniwan ko na naman si Megawide at nag-apply naman ako ng tower crane operator. Yun. Kaya sa Megawide, marami rin ako natutunan doon. Tulad niyan, hindi naman ako marunong mag-tower crane. Sa Megawide ako natuto mag-tower crane. Sa Megawide ako natuto mag-tower crane rigger, yung gumamit ng radyo. Iba pala yung paggamit ng radyo tsaka senyas-senyas lang, medyo mas nakakalito. At yun nga. So, tag-apply naman ako kay Monolith. Yun naman ang unang-unang unit na nasampahan kong first time ko naging sa akin sa Monolith. Tower crane operator naman ako noon. So, pagdating sa tower crane operator, marami rin ako naging experience doon. Although maliit lang ang sahod namin noon, minimum. Pero sa minimum na yun, hataw kami sa overtime. Mantakin mo, mag-umpisa kami ng 7 a.m. to 3 a.m. Patayan talaga. Eh lang overtime na wala kami, hindi pa uso palitan nun, wala kaming kapalitan. Tumagal din ako ng 3 years sa Monolith. So, syempre parang di na kaya ng katawan ko, parang hataw talaga sa overtime eh. Ayabang na. Gusto ko mag-upgrade pa ulit, apply ulit ako, malis ako ng Monolith. Nag-apply na naman ako kay Hillmarks. At yun nga, wala na naman akong lisensya. Ibang lisensya ng tower crane, ibang lisensya ng rigger. Nag-apply ako lang, bumalik ako sa talagang skill ko yung mobile crane operator. So nag-apply ako kay Hillmarks dahil wala rin silang operator. Tinanggap pa rin nila ako kahit wala akong ASEL. Ang nangyari yun, sila na naman ang nagpa-exam sa akin. Kaya medyo sinuswerte rin tayo ng time na yun. Puro company ang nagpapa-exam sa akin. At yun nga, siguro mga isang buwan yata, mga isang buwan nakapag-take ako ng exam, nakapag-ASEL ako, pumasa kami. Mga sir, pagdating sa mga examination, huwag kayong matakot. Mas nakakatakot pa yung mga nagturo sa inyo ng ano, kung paano mag-operate. Kung may naging operator kayo ng mga namamalo ng kamay. Ang mga naging operator ko dati, mga namamalo ng kamay. So, huwag kayong matakot pag-exam. Tutusin, kung talagang operator ka na, marami ka nang alam tungkol sa crane. Ang lalabas sa exam is, alam mo rin talagang sasagot mo. Ngayon, kung talagang nag-take ka ng exam at bumagsak ka, ako mismo magsasabi sa'yo, hindi ka pa talaga pwede. Ang mangyayari niyan, parang susunod ka lang sa mga nauna. Ibig ko sabihin, yung mga naunang tumambling ang mga kabayo nila. Yun. Huwag kayo masyado magmadali na kung talagang hindi nyo pa time para mag-operate. Kasi kailangan talaga niyan medyo, hindi naman talagang kailangan marunong na marunong ka bago ka mag-apply. No? Tutusin ako noon, nabubuli pa ako noon eh. Kasi nga iba yung galawan ko talaga sa talagang to operator. Pero syempre, habang nagkatrabaho ka nga, doon na nag-uumpisa yung pinaka-training mo. Yan. Bukod sa nagte-training ka, pag nagkaroon ka na ng sariling unit,
doon madadagdagan ang kalaman mo. Araw-araw kailangan may natutunan ka. At yun nga, yun, may lisensya na ako to, doon na natuto. Lumipalipat na ako pagtapos eh. At yun nga, nagkaroon ako ng hassle sa mobile crane. At naka 3 years din ako doon sa Hillmarks. So, pagtapos ng Hillmarks, marami pa ako ibang kumpanya na puntahan pero hindi ako nagtatagal. Minsan may isang, mayroon akong pinapasokan na isang buwan. Minsan dalawang araw lang, umalis ka agad ako. So, dito sa trabaho ko ngayon, umabot ako, awa ng Diyos. Naka 5 years ako, yay! Hirap din kasi magpalipat-lipat. May kilala akong operator na kaparehas ko. Nung una, talagang hindi nagtatagal sa isang trabaho. Maraming operator na ganyan, palipat-lipat kasi nga, naghahanap tayo ng, syempre gusto natin tumaas yung sahod natin, alam naman natin na dito sa Pilipinas, napakababa ng bigayan. So yun ang kwento ko, no? Paano ako naging operator, at kung gaano kahirap kumuha ng asil, para sa akin, hindi siya naging mahirap, pero ngayon sa mga darating na panahon, malamang mahirapan ako, kasi nga, dati nagpapa-exam sa akin, company, kasi kailangan nila ako ngayon. Problema namin lahat ng operator, mapa-renewal o mapa-first timer. Problema yan kung saan kukuha ng exam. Sa pagkuha nga pa ng exam kasi talaga, kailangan dyan is yung marami kayo. At least 10 kayo mahigit. Tapos hindi ano yun, hindi yun schooling, hindi ka natuturuan. Kailangan marunong ka na, mag-take ka na lang ng exam. So sa pagiging crane operator, para rin siyang hunter exam. Hunter exam. Kung nakapanood kayo nung sinasabi kong hunter exam, tulad niyan, basta gusto mo maging crane operator, doon na agad nag-uumpisa ang legacy mo. Kung paano ka makakakuha ng lisensya, kung paano ka makakasampa ng unit, kung paano ka matututo mag-operate. Ito no, tatlo kaming lalaki, ako tsaka yung kuya ko isa, pares kaming crane operator. Pero may isa pa akong kapatid na mas matanda sa akin, nakakalungkot isipin, hindi namin siya na turuan mag crane operator. Nakakalungkot isipin na marami na ako naturuan mag-operate, pero yung sarili kong kapatid, hindi ko naturuan mag-rigger o mag-operate. Gawa nung tulad nga niya sinasabing by chance, hindi siya nabigyan ng pagkakataon. Dati tinuruan namin siya dati, medyo illegal talaga. Iniimbita namin siya dun sa site kung saan kami nakadestino. So outsider siya, nakapasok siya, tapos nagtitraining siya dun sa site namin. Pero syempre dahil kami medyo alanganin na pag nahuli kami ng opisina na nagpapasampa kami ng outsider, syempre malaking dagok sa amin yun. Kaya hindi siya ganun kalaya na natuto. Tapos yun, minsan paisa-isa lang. So sumunod sa kuya ko naman siya, inimbitahan din siya ng kuya ko para din mag-training. Pero syempre yung ganung training, medyo mahirap yan yun eh. Hindi ka kagad matututo ng isang araw lang, tapos kasunod na buwan ulit, isang beses, sunod na buwan ulit, isang beses. Kaya ganun ang naging sistema. So mas nabigyan pa ng pagkakataon yung mga rigger ko dati, mga helper na naturuan. Kasi may pagkakataon. Isa pa pala sa tip na paano maging crane operator, tinanong ko ang aking 9.5 mahigit na member sa aking group page sa Pinoy Crane Operator Facebook. Yan, meron po akong group page. Isa po ako dun sa mga admin. Tinanong ko sila kung paano sila naging crane operator o paano ba maging crane operator. So, ito po yung mga sagot nila. Sa mga gusto po maging crane operator, syempre, tiis-tiis lang, timing. Kung may mahanap na kayo na makasampahan, huwag kayong magalit kung hindi kayo kagad makasampa, kasi alam nyo naman nga, bawal, puro patagulang dapat. Napakaswerte nyo kung makakaroon kayo ng pagkakataon na makasampa ng malaya. Kung talagang malaya kayo nakasampa, isang linggo lang, kaya mo na maging crane operator, pwede kang bitawan. Pero kung minsan ka lang sumampa, siguro, pagsampa mo kasi ngayon, bukas makakalimutan mo rin eh. Susunod eh. Kaya kailangan talaga madalas, tuloy-tuloy, at least twice a week, thrice a week. Tapos syempre practice. Mahalaga rin sa basic yung familiarization. Huwag kayong magmamadaling sumampa agad at paanda rin agad yung crane. Kailangan talaga ipamiliarize nyo muna yung mga basic function.
Kasi tulad nga, pag nakabisado nyo na yan, magkakaroon ko yung tatawag na muscle memory. Yung tipong hindi nyo na kailangan pag sinabi mong baba, hindi mo na hanapin kung saan yung baba, kung saan ang gagana yung utak mo, kung anong gusto ng paggalawin ng utak mo, gagalaw sa kamay mo. Yan. Kaya mahalaga rin yung familiarization, wag yung pagsampan nyo kagad, gusto nyo kagad i-bira-bira, pindat, sable-sable, mali. Kailangan talaga kabisado nyo muna. So pagkabisado nyo na, yun. Step by step na yun, practice, practice, practice. Tapos, yung problema nga natin, paano kumuha ng NC2 na problema rin namin. So, ang pinaka-basic niyan, sali nga kayo sa mga group page. Marami po tayong group page dyan. Samahan ng mga rigger, etc. Samahan ng mga crane operator, heavy equipment operator. Samahan ng mga pogi. Hindi lang kayo nag-iisa hanggang ngayon. Marami dyan walang NC2 na marunong na mag-operate. At bilang makakuha ng pagkakataon. At isa pa pala, pahabol. Kaya isa pa, mahirap magkumuha ng NC2 ngayon dahil nga sa COVID. Yan. Pandemic, bawal yung mga gatherings. Kaya ngayon taon, kamalas-malasa naman, maraming gusto makakuha ng operator, maraming gusto kumuha ng NC2, hindi naman makapagkanda kasi nga, bawal yung mga gatherings. At yung mga dati nga palang operator na dyan, comment nyo sa baba kung paano rin kayo naging operator para mabasa naman ng iba. So yun lang po, salamat at sumabot kayo hanggang dito sa dulo ng video ko. Kung nakatulong sa inyo yung mga sinabi ko, huwag nyo po sana kalimutan mag-like, then subscribe, at pakipindot na rin po ng bell button dyan. Pagpindot nyo ng bell button, pakipindot nyo na rin po yung all para updated kayo sa mga susunod na video yung gagawin ko. Maraming salamat po mga kasir. Hanggang dito na lang.